Maaakusa, merong mga dahilan kung bakit nawawala or bakit nati-terminate or nasususpinde ang inyong YouTube account. Maaakusa, based tayo sa terms and service ni YouTube. Today's vlog, pag-uusapan po natin kung bakit po ba nasususpinde or bakit nate-terminate ang inyong account. Mga kasa, merong mga dahilan or merong mga nalabag or merong kang mga nalabag na batas regarding sa terms and service ni YouTube, no? Kung bakit nate-terminate at kung bakit nasususpinde ang inyong Google account. Mga kasa, kung di nyo pa ako kilala, ako nga po pala si Jay Kananag, sasabing please like, follow, and subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa mga bagong video yung ilalabas natin, because today mga kakosa, pag-uusapan natin ang account suspension and termination ng inyong channel. Ang una dito mga kakosa, yung tinatawag nating termination by you, no? Maaari mong itigil ang serbisyo anumang oras mga kakosa, at maaari mo ring tanggalin ang inyong Google account sa ginagamit mong account sa YouTube, mga kosa. Nasa inyo kung gusto mong itigil ngayon, bukas, anumang oras, mga kosa, ang paggamit ng iyong Google account sa iyong YouTube account, mga kosa, no? Payo ko lang, mga kosa, is bago mo gawin to, itong mga hakbang na to, mga kosa, is i-download mo muna lahat ng data na meron ka sa YouTube para kung sakasakaling mag-a-appeal ka, nababalik ka uli sa platform ni YouTube, is magkakaroon ka ng chance na mabawi mo ang iyong YouTube account, no? Termination by you. Maaari mong ihinto ang paggamit ng serbisyo anumang oras. Maaari mong ring tanggalin ang serbisyo mula sa iyong Google account na nagsasangkot ng pagsara ng iyong channel sa YouTube at pag-alis ng iyong data, na may pagpipiliang i-download muna ang isang kopya ng iyong data. Termination and suspension by YouTube for cause, mga kakosa, no? Maaaring wakasan or maaaring itigil ni YouTube ang pag-access ng iyong Google account, or maaaring hindi ka na makapag-access ng iyong Google account sa lahat ng platform na ginagamit ng Google. Maaakosa, tandaan po natin na pagpaulit-ulit natin na nilalabag ang batas, including ang paggamit natin ng mga material katulad ng mga third party, is maaaring masuspinde or hindi mo na magamit ang iyong YouTube account sa Google, maaakosa, no? Ingat. Termination and suspension by YouTube for cause. Maaaring suspindihin o wakasan ng YouTube ang iyong pag-access sa iyong Google account o pag-access ng iyong Google account sa lahat o bahagi ng serbisyo kung material o paulit-ulit mong nilalabag ang kasunduang ito. Hinihiling kaming gawin ito upang sumunod sa isang legal na kinakailangan o isang utos ng korte. Naniniwala kaming mayroong pag-uugali na gumawa ng pananagutan o pinsala sa sino mang gumagamit ng iba pang third party ng YouTube o aming mga kaakibat. Termination by YouTube for service change. Mga kakosa, maaaring wakasan ni YouTube ang paggamit mo ng iyong Google account sa lahat ng platform na meron si Google account, mga kakosa. Nangyayari to dahil nga paulit-ulit ka nang lumalabag sa batas or patakaran ng Google account, so hindi ka na nila papahintulutan pa na kahit makabuse or mapanood mo lang ng walang kahit anong account kapag ka pumasok ka, for example, sa YouTube, mga kakosa, no? At termination by YouTube for service change. Maaring wakasan ng YouTube ang iyong pag-access o pag-access ng iyong Google account sa lahat o bahagi ng serbisyo kung makatwirang naniniwala ang YouTube na ang pagkakaloob nito ng serbisyo sa iyo ay hindi na mabubuhay sa komersyo. Notice for termination and suspension, mga kakosa, no? Mostly mga kakosa, ang ginagawa ni YouTube is magpapadala sila ng email sa iyong Google account, mga kakosa. Importante na mabasa mo or mabuksan mo to kung ano yung sinasaad ng liham para sa iyo. Mga kakosa, ang sinabi ni YouTube is notice for termination
and suspension. No, mga kosa, ibig sabihin, hindi ka na pwedeng gumamit ng iyong Google account or hindi mo na siya pwedeng gamitin, no? Hindi mo na pwedeng gamitin ang iyong Google account or gamitin sa ibang site or ibang platform yung Google account na yan kasi na nga, na-terminate na siya, mga kosa. Isa sa mga dahilan, katulad nung sinabi ko kanina, is yung paulit-ulit ka nang lumalabag sa service and term condition ng Google account. Or meron ka mga nilabag na batas, although kahit hindi mo naman sinasadya, mga kosa, is magkakaroon ka ng problema pagdating sa ating YouTube channel, mga kosa. Notice no? For termination and suspension. Aabisuhan ka namin ng dahilan para sa pagwawakas o pagsususpinde ng YouTube, maliban kung naniniwala kami na upang gawin ito, lalabag sa batas o sa direksyon ng isang otoridad na nagpapatupad ng legal. O kung hindi, ay ipagsasapalaran ang legal na pananagutan para sa YouTube o sa aming mga kaakibat. Makompromiso ang isang pagsisiyasat o ang integridad o pagpapatakbo ng serbisyo ay maaaring maging sanhi ng pinsala sa anumang gumagamit iba pa ang third party o YouTube kung saan tinatapos ng YouTube ang iyong pag-access para sa mga pagbabago sa serbisyo. Kung posibleng bibigyan ka ng sapat na oras upang ma-export ang iyong nilalaman mula sa serbisyo. Effect of account suspension and termination, mga kosa, no? So, sabihin na natin na terminate na, nasuspindi na, no? Wala ka ng Google account, mga kosa. Ang kagandahan lang nito, mga kosa, once na terminate na or nasuspindi ang yung Google account, mga kosa, is pwede ka pang gumamit ng Google or ng YouTube or ng kahit anong platform ng walang account, mga kosa, no? Makakatingin ka pero hindi ka makakagamit kasi nga wala kang YouTube account or makaka-views ka sa mga platform pero hindi ka makakapag-login dahil nga wala ka ng Google account. Effect of account suspension or termination. Kung ang iyong Google account ay natapos o ang pag-access ng iyong Google account sa serbisyo ay pinaghihigpitan, maaari kang magpatuloy sa paggamit ng ilang aspeto ng serbisyo tulad ng pagtingin lamang, no? Nang walang isang account at ang kasunduang ito ay magpapatuloy na mailipat sa natural na paggamit. Kung naniniwala kang mali ang pagwawakas ng iyong Google account, maaari kang mag-appeal gamit ang form na ito. Mga kosa, no, ingatan lang po natin ang paggamit ng ating YouTube account or ang ating Google account, mga kosa, kasi importante na meron tayong account na ginagamit na talagang kumbaga para sa atin na, no? Hindi na natin kailangan magpalit-palit ng mga account, no? Mga kosa, ingatan lang po natin ang paggamit, especially mga kosa kapag ka gumagamit ka ng YouTube platform. Mga kosa, ang daming rules na hindi mo pwedeng gawin at ang daming mga content materials na hindi mo pwedeng gamitin pagdating sa YouTube. Mga kosa, bigyan ko kayo ng example, yung sinasabi nating mga content na katulad ng mga politics, katulad ng mga usapang bastos or nude na mga video na ipapalabas ninyo, mga kosa, or yung sinasabi nating against sa ekonomiya or against sa government, mga kosa, no? Ingatan lang po natin ang ating Google account, lalo na kapag ka ang iyong channel is lumalaki na ang mga subscriber o yung mga viewers mo, no? So marami nang nanonood sa'yo. Ingatan lang po natin kasi mahirap po talaga kapag nasuspindi or na-terminate ang iyong YouTube. Kakosa, no? Mali naman yung pagsuspindi or mali naman yung pag-terminate ng aking Google account, mga kosa, or ng aking YouTube account. Mga kosa, kung ako ang tatanungin nyo sa ganyan, mga kosa, bago kayo sumaba sa YouTube or sa Google account or bago kayo mag-appeal, mga kosa, alamin nyo muna kung saan kayo nagkamali, no? Kung saan ba talaga yung part ng video, ng material or ng paggamit ninyo ng yung Google account, kung saan kayo nagkamali. Kung alam nyo na wala kayong mali na
ginawa or wala kayong nilabag na batas ukol sa pag-terminate or pag-suspende ng inyong YouTube channel, mga kosa, nilagay ko yung link sa description sa baba. Ayan, mga kosa, no? I-click nyo lang, tas dadalhin kayo niyan doon sa landing page na kung saan kailangan nyong mag-appeal ng inyong Google account, mga kosa, no? So, hope na nag-enjoy kayo, mga kosa, sa pinag-usapan natin today, and hope na nakatulong tong video na to para hindi masuspindi ang inyong YouTube channel. Maraming salamat sa pagpapanood, mga kosa, and hope to see you again. Peace!